Philippine Boxing, isa sa pinakamatunog at talaga namang pinag-uusapan itong pangalawang laban nitong angas ng Pinas, Jandrel Casimero, sa taong 2023 binansagang Cuadro Alas at Batang Urmok. Lulusubin ng ating 3 Division World Champion at kasalukuyang WBO Global Super Bantamweight Champion ang Japan sa unang pagkakataon kung saan makipagbugbugan ito sa former IBF Super Bantamweight Champion na si Yukinori Uguni. Nagaganapin sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan mismo sa harap ng pinaka-target ni Casimero na si Naoya Inoue. Sa edad na 34 ay nagsisikap na makakuha ng title fight dito sa 122 pounds upang maging 4 Division World Champion, kung saan palapit ng palapit na ito sa Unified Champion na kasalukuyang WBO WBC Super Bantamweight Champion, ang tinaguriang monster na si Naoya Inoue. Lalo na sa ngayon ay binanggit ng kampo ni Inoue, mga tol, na lalabanan nito si Casimero bago umakyat sa mas mataas na division matapos nitong talunin ang Unified WBA IBF Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales. Siyempre, paghandaan ng husto ito ni Cuadro Alas na kasalukuyang rank number 3 sa WBO at number 6 naman sa WBC, kung saan matagal na nitong hinahanting ang monster na si Inoue. Kahit pa mismo sa sariling balwarte nito gaganapin ang laban. Inoue! You're a monster? No, you are no monster. You are a Japanese turtle. Come on. Next. Eh, ito si Uguni, parang guni-guni. Kahit sa bahay ng kalaban ko, kaya ko patulogin. Sa pagpasok ni Cuadro Alas sa 122 pounds, nakakuha kaagad ito ng dalawang panalo kontra sa mga bigating kalaban. Ang Hapon na si Ryo Akaho na may 39 wins, 2 losses at may 26 knockouts. At ang Afrika na si Filipos Nitumbwa na may 12 wins, 1 loss at may 11 knockouts. Kailangan ni Casimero ng makakuha ng impresibong panalo dito kay Uguni, mga tol, upang maging daan para sa isang world title fight. Bago ang laban ng Casimero versus Uguni, mga tol, atin munang balikan paano ba nagpakilala si Casimero dito sa division na pinagharian ni Naoya Inoue. Pagkatapos nakakuha si Casimero ng dalawang knockout na panalo kontra sa Mexican na si Jose Pich at Kenya Yamashita. Isang malaking laban kaagad sa Amerika ang dumating kay Casimero, mga tol, at ito ay para sa WBO interim bantamweight title. April 20, 2019, lumipad ang kampo ni Casimero sa Amerika upang sagupain ang kilabot na knockout artist ng Mexico na si Ricardo Espinosa Franco na may 23 wins at 20 knockouts. Ang future world champion na alaga ni Juan Manuel Marquez na nagmula sa lahi ng mga matatapang na Indiano. Isang pagsubok ito kay Casimero, mga tol, lalo na una niya itong laban sa United States. Ngunit ang nakatapat niya na si Franco ay isang WBO Latino Bantamweight Champion at nagmula pa sa 13 na magkasunod na panalo at 10 dito ay kanyang magkasunod na pinatumba. Halika, mga tol, ating panoorin kung paano pinasuko ni Cuadro Alas itong pinakamatapang na bata ni Marquez na si Franco. Dala ni Casimero ang record na 26 wins, 4 losses at may 18 knockouts, habang si Franco naman ay may 23 wins, 2 losses at may 20 knockouts. Nakataya dito ang WBO interim bantamweight title na naganap sa Dignity Sports Park Arena sa Carson, California, USA. Sa opening round, mga tol, mainit na kaagad ang palitan ng suntok ng dalawang boxers. Yeah.
Sa round 3 mga tol, malalakas na suntok pa rin ang pinakawalan ng dalawang boksingero na gustong makakuha ng knockout na panalo. Mula sa palitan ng suntok dito sa round 6 mga tol, isang sulido ang naipatama ni Casimero na naging sanhi sa pagbagsak ni Franco, ngunit nagpakita din ito ng tapang. Mula sa mabilis na pinakawalan ni Casimero, bagsak ulit si Franco dito sa round 12 mga tol. Ngunit matapang talaga itong pambato ng Mexico. Wala nang sinayang na sandali itong si Casimero mga tol na gusto talagang tapusin sa knockout ang laban. Dahil sa mga sulid na naipatama ni Cuadro Alas, inawat na ng referee ang laban. Nakuha ni Casimero ang technical knockout na panalo mga tol at ginulat ang Amerika. Mula dito pinag-usapan na si Casimero sa division at naging banta sa mga champion. Salamat sa iyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.